Pinangunahan po ng United Nations o nations ang pagkundina ha sa nangyari pong military takeover nitong Lunes o kahapon sa Myanmar ha, pagkatapos na agawin ang kapangyarihan at nananawagan ito pong United Nations at mga bansa sa mundo na palayain ha itong mga elected leaders, kasama na itong Nobel laureate ha, o Nobel Peace Prize kwano ano ba tawag mo dyan, winner eh si Suki ha, natatanda nyo itong si Suki, very famous ito na political leader. UN Secretary, ayon dito kay UN Secretary General Antonio Guterres, ang developments ay seryosong pag-atake po ito sa democratic reforms at hinihimok ang mga leader na ano ito, na wag kwan o na wag gagawa ng mga karahasan at igalang ang human rights. Yan po ang sabi ni Secretary General ng United Nations Antonio Guterres. Magandang pag-usapan ito ha? At anong sabi? Itong National League for Democracy, NLD, ito'y party ha, partido, politika doon sa Myanmar. Ang sabi nila, si Suki ay nananawagan sa publiko na huwag tatanggapin itong nangyaring kudeta ha ng mga militar, at hinihimok sila na magprotesta, magsagawa ng protesta. Abay, ang sabi ko, the actions of the military are actions to put the country back under a dictatorship, sapagkat itong Myanmar ay napakatagal po nitong napailalim sa military rule. Mga kaibigan, mahigit 40 taon ha. Ang sabi ni Suki, I urge people not to accept this, to respond ha, and wholeheartedly to protest against the coup by the military. Inagaw nila eh ang katwiran nila nitong mga tarantadong militar diyan sa ano tawag mo diyan, Myanmar, kasi hindi naman yan ang dating pangalan niyan eh. Ano ba pangalan niyan dati? Burma. Oh, mga kaibigan. O yun. Nananawagan ang sabi ko dito, the United States, Australia and Singapore. Yan daw, Amerika, Australia, Singapore ay nagpahayag ng pagkadismaya ha sa pagkakadeklara ng militar ng state of emergency ha, at ang pagka bilanggo ha doon sa pagbilanggo ha doon sa mga leader, yung nanalong presidente tsaka si Suki, katwiran ng mga gagong militar diyan, nagkaroon daw ng malawakan dayaan dito sa eleksyon. At sinasabi po sa balita na pagkatapos ng eleksyon, itong militar eh hinihingi yung may hinihingi silang datos sa yung bang counterpart ng ating COMELEC, di ba? Yung kanilang commission on election doon, yung katumbas noon. Oh, na tumangging magbigay sa kanila ng datos. Eh bakit, sino ba kayo para diktahan yung mga ahensya ng gobyerno?
hindi naman trabaho ng militar yun eh. Hindi ba? Katulad ng ginagawa dito, mga kaibigan. Oh, nananawagan ang mga bansa sa pangunguna ng United Nations, mga kaibigan, dito sa mga leader ng military sa Myanmar na pawalan, ha? Palayain lahat ng government officials at civil society leaders at irespeto ang pasya ng taong bayan, ha? As expressed in democratic elections, yun daw pagpapahayag, ha, na ginawa nila sa eleksyon. Ibig sabihin, yung pagboto, yan po yung tinutukoy. Oh, noong November 8, yan ang sinabi ni Secretary of State Antony Blinken, ha, na tinutukoy ay yung Myanmar, kasi tinawag niyang Burmese military, na yun ang lumang pangalan ng bansang Myanmar. At ayon sa White House, si US President Joe Biden ay kwanaho, ha, na brief, ha, ibig sabihin na orient na siya tungkol doon sa mga pagkulong. The United States opposes any attempt. Ito maganda. Ito ang pansinin ninyo. Sapagkat ito, binabanggit din natin ito sa mga nakaraang programa natin. Very relevant ito dito sa Pilipinas. Itong, ang sabi ho, the United States, ha? Ayon dito sa spokesperson ng White House, ng pangalan ni Jen Psaki. Ayan, ha? Ang sabi niya, the United States, ang Estados Unidos daw, opposes any attempt tutol sa anumang pagtatangka, ha, to alter the outcome of recent elections, na palitan ang resulta ng nakaraang eleksyon or impede Myanmar's democratic transition. O ika nga harangin yung kwan, yung democratic transition. Sapagkat itong Myanmar, meron na silang, ito'y ikalawang eleksyon na nila eh, under democratic government, mula doon sa mahigit 40 taong military rule, and will take action against those responsible, at gagawaan niya ang Estados Unidos ng aksyon laban sa mga responsable if these steps are not reversed, kapag hindi nila ito binago, mga kaibigan. Yan ang sabi ng White House. Oh, pansinin ninyo yung salita, the United States opposes any attempt to alter the outcome of recent elections or impede Myanmar's democratic transition. Yan ho ang sabi, ha, ng Estados Unidos. Ayon naman sa Australian Foreign Minister na si Maurice Payne, ay nananawagan sila sa militar na irespeto ang rule of law to resolve disputes, para iresolbahin itong usaping ito through lawful mechanisms sa pamamagitan na naaayon sa
mga batas at palayain and to release immediately all civilian leaders and others who had been detained. Palayain, karakaraka ang mga civilian leader at iba pa na kanilang ikinulong, ha, inaresto at kinulong. Oh, mga kaibigan, ito namang Singapore Foreign Ministry ay nananawagan din sa lahat ng kinauukulan to exercise restraint and work toward a positive and peaceful outcome. Oh, mga kaibigan, ang justification ng military, talagang ang military masamang nabibigyan ng pagkakataon. Nakita naman ninyo ang abuso. Dito nga wala pang mga revolutionary government, binabanggit pa lang nila, pero yung mga pinagagagawa nila, hindi pa nga revolutionary government, ginagawa na nila. Hindi ba? Yung pananakot, pandarahas, ginagawa na yan. Imbes na ang taong bayan ay kanilang himukin na magkaisa. Hindi ho ba? Oh, kaya natin ito binabalita at pinag-uusapan sapagkat malaki ang kinalaman nito ngayon sa nangyayari sa ating bansa. At yung mga sinasabi nila nitong mga leader ng Amerika, malalaking bansa ng United Nations, yan yung ibinababala natin eh. Na huwag ninyong pakikialaman ang ating saligang batas sa paraan na i-disregard ninyo, ha, ang democratic process, ha, yung proseso ng demokrasya sa ilalim ng ating saligang batas. Ito'y babala para dun sa mga gustong babuyin ang ating saligang batas na ngayon ay ginagawa na nila, mga kaibigan. At kung hindi pa natatauhan itong si Presidente Digongyo, sa'yo lahat tatama yan. Ha? Wag na wag ninyong pakikialaman. Diba ang sabi natin, gusto natin noon si Trump kasi dahil yung kanyang stand laban sa China. Pero pag nanalo itong Democrats, ano sabi natin? Ha? Hindi na pwede yung mga human rights violation na yan. Magagawa ninyo kung sa magagawa. Kamukha sa Myanmar, ginawa nila eh. Nag-kudeta sila eh. Pero ano ngayon ang consequence na kanilang kakaharapin? Abay, mahaharap sila para i-sanction sila ng buong mundo. At pwedeng maging marahas, ha, ang aksyon laban sa mga nasa likod nitong bumababoy sa demokrasya. Eh kahit ba nagkaroon ng dayaan eh, merong proseso yan. Hindi yun nangangailangan ng pakikialam ng militar, mga kaibigan, sapagkat in place ang proseso, in place ang mga institusyon upang ang anumang dayaan na sinasabi nila, kung may katotohanan, baka ginagamit lang nilang dahilan talaga yon para mabalik sa kanila ang poder ng kapangyarihan. Mga kaibigan, kasi na-addict na sila eh. Oh, dalawang administrasyon lang, baka nagutom na yung mga
militar sa Burma eh. Ha? Eh, teka muna. Gutom na ulit kami. Ha? Kami naman ulit. Yan, mga kaibigan. Eh, yan ang hirap eh. Hindi ho rule of law yun eh. Eh, di ba ang trabaho ng militar, siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang bansa. At hindi sila pwedeng lumahok sa anumang partisan politics. Ganon din dito sa Pilipinas. Bali ba, ang Pilipinas, eh, originally, talagang democratic country ito eh. Ha? Diyan na nasanay tayong mga mamamayang Pilipino simula pa nang nagkaroon tayo ng sarili nating saligang batas. And for a while, dumaan tayo sa military rule, mga kaibigan. O, hindi ho ba? At doon natin nakita ang hindi maganda. Mas marami ang disadvantages, ha, kesa advantage. O, mga kaibigan. Kaya, tayo'y sanay na dito. Ha? Eh, meron tayong batas ngayon. Ha? Sinisisi nila ang batas, kailangan daw ito'y baguhin sapagkat ito ay matanda na. Ano yan? Senior citizen na yung batas. Mga kaibigan, matanda na. Oh. Eh, yan po, ha? Ito'y babala lamang. Nakikita na ninyo. Siguro, sabi ko nga sa inyo, kaya nila minamadali yung mga charter change na yan, sapagkat marami na silang nagawang labag sa saligang batas na pwede silang panagutin pagdating ng takdang oras. Hindi ba? Maaring hindi ngayon. Nasabi nga raw sa batas na ang nakaupong Pangulo, hindi mo pwedeng panagutin habang siya'y nakaupo. Pero, pag hindi ka na nakaupo, pananagutin ka na sa mga kasalanan mo. Hindi ho ba? Dito sa batas natin dito sa Pilipinas. Oh. Ngayon, mga kaibigan, eh, ito'y, ano ito'y, mensahe sa ating mga Pilipino. Ha? Na alam naman natin ang pakay ng charter change dito sa ngayon at sa mga nakaraan eh para i-perpetuate ang kanilang mga sarili sa poder ng kapangyarihan. Sino nga ba hindi sasang-ayon dito? Sasang-ayon silang lahat na nakaupo. At maliban sa kanila, sasang-ayon yung mga nakikinabang at makikinabang kapag ka binaliwala mo ang kapangyarihan ng taong bayan. Kung ang igigiit ninyo ay yung pansarili lang nilang interes, mga kaibigan. Abay, mensahe ito. Huwag niyo lokohin yan. Ito mo, pinagtatalunan. Yun daw constituent assembly dito, mga kaibigan, eh nasa batas. Ang Kongreso ay pwedeng bumuo ng tinatawag sa kanilang sarili, ng tinatawag na constituent assembly upang sila ang bumalangkas ng saligang batas. Mag-amyenda o kung ano man ang gusto, gahasain, ha? Kung magagahasa nila, eh matagal nang, ano ho yan, nabuntis yung konstitusyon natin. Ang pinag-uusapan, ang banggit daw sa konstitusyon, kasi meron naman tatlong paraan eh. Natatandaan nga natin eh,
nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, di ba, binati ko siya, o para sa mga hindi na nakakaalam, nung siya ay mag-appoint ng Constitutional Commission, nung magtatag sila niyan, at ang mga bumalangkas ng ating saligang batas ay appointed, tinuro. At dahil doon, binabati ko si Mrs. Aquino, si Presidente Aquino, at sinasabi nila bakit ang bubuo ng konstitusyon ay appointed. Ha? Bakit hindi ihalal ng taong bayan? Nagkaroon na rin tayo ng pagpapalit ng saligang batas bago pa yung 1986 o 1987 Constitution. Sa panahon ni dating Pangulong Marcos, 1978 Constitution, pinalitan yan. Actually, bago pa nag-martial law, nagkaroon na tayo ng Constitutional Convention para palitan ang ating saligang batas. Pero hindi natuloy yon nang ideklara ang martial law. Hindi natapos yung pong Constitutional Convention at naideklara ang martial law. Sapagkat nagkaroon din ng maraming issue na ang naupo doon sa Constitutional Convention na Pangulo bilang Pangulo o Presidente ng Kongkon ay si dating Presidente Diosdado Macapagal, mga kaibigan, yung tatay ni Gloriang Macapal, ha, Arroyo. Ngayon, mga kaibigan, dyan sa dalawang pangyayari na yan, meron tayong nakita at natutunan. Ano ang natutunan natin? Kung pagkukumparahin natin yung Constitutional Convention at itong Constitutional Commission, ay mas mabuti na ang pagpapalit ng saligang batas ay daanin sa tinatawag na Constitutional Convention. Sapagkat nung Constitutional Commission, nag-appoint lang eh. Pero hindi mo masisisi. Si Mrs. Cory Aquino, sa ginawa niyang pagtatatag ng Constitutional Commission at appointed, mag-appoint siya ng mga miyembro nito. Bakit? Sapagkat abolish na ang Constitution eh. Ha? Wala nang saligang batas nun eh. Inabolish yun ni Mrs. Cory Aquino. Hindi ba? At diniklara niya ang revolutionary government na ang sabi nga natin, ang purpose niya, ito ha, ang purpose nila noon. Una, hindi nila sinasabi yun. Yun yung bagay na hindi nila sinasabi, pero yun ang pangunahing dahilan para sa akin. Ano yun? Yung magkaroon ng legitimacy ang presidency ni Presidente Cory Aquino. Although recognized ka worldwide, ni-recognize siya ng buong mundo eh. Yung kanyang presidency, pinuri yan ng buong mundo. Eh pero, dito sa ating bansa, abay, de facto president siya. Sapagkat, yung nilahukan niyang election, mga kaibigan, yun election na ang duly constituted authority si Marcos. Kaya, kailangan ni Mrs. Aquino na magkaroon siya ng legitimacy sa presidency niya. Kailangan ang pagiging presidente mo ay naaayon sa saligang batas. Paano mangyayari yun? Hindi naman kasali sa
sa konstitusyon yung people power. 'Di ba? Ngayon, ano pa ang isang pakay? Noong kaya nga pinupuri natin doon si President Cory Aquino sapagkat sa kabila na nagdeklara siya ng revolutionary government, hindi ang intention niya ay abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hindi yun ang intention niya eh. Makikita ninyo eh. Kaya nga, nung magtayo siya ng Constitutional Commission, siyempre, mga oposisyon, titirahin din siya. Eh, hindi niya ano yan eh. Walang mandate yan eh. Oh, wala kang mandato, wala ring mandato itong in-appoint mo ng mga commissioner. Ha? Ng Constitutional Commission. Oh, eh paano yan? Mga kaibigan, wala kang magagawa kasi saan siya huhugot ng paraan para makabalangkas ng saligang batas. Ngayon, para patunayan niya na malinis ang hangarin niya at ang hangarin niya ay ma-restore ang demokratikong gobyerno, pamahalaan sa Pilipinas mula sa matagal na military o martial rule, mga kaibigan. Gumawa sila ng saligang batas na naaayon din, nahahawig din doon sa 1935 Constitution. Hindi nga lang ganung kakinis. Kamukha nung 1935 Constitution. Ha? Na napalitan sa panahon ni Presidente Marcos. Oh, mga kaibigan, hindi ho ba? At saka, kwan, wala namang mas nakasama doon sa ginawa nila sa saligang batas. Kasi ang nasa sa isip nila noon, ayun ha, mababasa mo na ngayon kung ano ang nasa mindset ng mga gumawa ng saligang batas eh. Ha? Kailangan alam mo yun eh. Alam mong basahin eh. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, kita ninyo. Eh, ano raw? Si Cory daw eh. Ano sabi ni Digong nyo? Ang mali daw ni Ma'am. Binalik niya pa sa politiko. Ano? Eh, ibig sabihin nun, alam nyo? Yun yung pang-akit niya sa mga militar eh. Ito yan eh, parang nag-usap na yan eh. Maniwala kayo sa akin. Hindi man tayo nakatanghod sa tabi nila nung nag-uusap tayo sila. Pero parang ganun ang ibig sabihin nun. Reading between the lines, ika nga. Nagkaroon na yan ang kasunduan eh. Yung militar tsaka si Digong nyo. Para hindi siya mapatalsik sa pwesto. Mga kaibigan. Oh. Ang panloloko niyan ganito. Oh, huwag nyo kong pabayaan ha. Kahit anong mangyari, kahit mag people power. Ha? Basta kung anuman mangyari, kaysa ibigay ko sa kanila. Yan yan eh. Ibigay ko na lang sa iyo, sa inyo, sa militar. Kaya ito, kung meron silang ganyang kasunduan, ano yan eh, in principle ganyan. Oh. Gusto nyo, example. Kaya lang, hindi ang layunin natin, hindi yung makasakit. Kung hindi, in principle, ganito. Si Mrs. Aquino, noong nakaupo, ilang kudeta inabot niya? Ha? Ang dami. Di ba? Ang daming kudeta ang nangyari sa administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Oh. Ano sinasandalan?
Kanino siya sumandal? In principle, mababasa ninyo eh. Yung hindi man nag-usap o hindi man tayo, wala tayo narinig na ganon, eh makikita ninyo. Nagtagal si Mrs. Aquino, di ba? Sa pwesto, kahit maraming kudeta, na-survive niya yung mga nangyari sa kanya. Bakit? Eh, parang nakipag-usap siya, di ba, kay Fidel Ramos. O, basta, huwag mo akong pabayaan. Kaya nun si Ramos, ang ginagawa ni Ramos nun, kahit may ang suspecha, may nalalaman siya sa lahat ng kudeta eh. Ha? Pero, yun ay lihim. Yun ang suspecha. Kaya nung araw, magtataka kayo, papansinin ninyo, pag nagkaroon ng kudeta, ha? Magbibigay lang ng, magsasalita lang si Ramos at magpapakita lang sa publiko pagtapos na yung kudeta. Pag na-contain na. Pero, ha? Habang nangyayari kudeta, nakatago siya. Kasi nag-aantay siya, tinitingnan niya kung mananalo, sasama siya ron. Ha? Naniniguro, sigurista. At saka, mga kaibigan, pwedeng possibility na kaya nangyayari yung kudeta para sumandal sa kanya si Mrs. Aquino. Kaya, parang nakita mo na na, oh, sabi ni Mrs. Aquino, eh, kaysa mapunta sa kanila, eh, bigay ko na lang sa'yo pagka alalayan mo lang ako. O di kita ninyo sino ang kanyang naging kandidato. Ha? Pagkatapos ng kanyang termino, di ba si Ramos? Oh, si Ramos naman, gustong-gusto niya yun para sumandal sa kanya si Mrs. Aquino. Ganon din sa panahon naman ni Gloria, nagkaroon din ng kudeta, lagayan eh. Ang nangyari, suhulan eh. Mga kaibigan, sipin mo, nuknukan ng walang ya si Gloria, hindi natumba ng kudeta. Di ba? Mga kaibigan, bakit? Eh mga generals, nakikinabang eh. Di ba nakita ninyo yung pagmumukha ni Gloria nun? Nung una, di ba? Nung EDSA 3. Ha? Halos hindi na natutulog. Eh, may mga kwentuhan pa nga, sabi, eh kaya ganun itsura niya, kasi hindi nakatulog. Pagkatapos, sabi raw nung asawa, tinanong daw niya yung asawa niya, eh, ano ba gagawin natin? Ano mangyayari? Sabi raw nung asawa, kwentuhan lang to. Sabi nung asawa raw, eh, dadalhin daw tayo isa ko, sa ibang bansa eh. Sabing ganun. Sabi raw ni Gloria, gusto ko sa Hawaii. Ay, hindi pwede ron, sabi raw nung asawa. Bakit? Eh, kasi baka mapagkamalang kang sipa eh. Pag nagsuot ka ng grass skirt, mga kaibigan, no? Bayan ko ay isa ang nahihiling, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi panagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, hari! Pangahas! Mantika! Rokwe! Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit.